nag-advocate kami ng recycling, pati ang pagre-recycle ng sako, eh hindi namin palalampasin. Ang imahinasyon at simpleng mga materyales, ihanda na! Ang mga sako talagang maaasahan bilang mga lalagyan. Bukod kasi sa mura ang mga ito, hindi basta-bastang nasisira. May tatlong uri ng sako na kilala sa atin. Ang plastic sack na kadalasang lalagyan ng bigas. Ang burlap sack na lagayan ng kape. At katsa o tinatawag ding flour sack. Manipis man, kayang bumuhat ng mabigat ang plastic sack. Gawa ito sa manipis at flexible na plastic at mabibili sa palengke sa halagang 5 piso kada piraso. Makapal at magaspang naman ang burlap sack. Mabilis itong maghimulmul dahil gawa ito sa vegetable fiber. 120 pesos ang kada yarda nito sa palengke. Ang katsa naman ay mayahambing sa pangkaraniwang tela, pwera lang sa kanyang gaspang. Gawa ito sa maninipis na cotton threads. Mabibili ito sa halagang 60 pesos kada yarda. Iba't iba man sila ng katangian, lahat sila malaki ang pakinabang sa tahanan. Lalo na't pwede silang i-recycle. Alam nyo ba na ang simple nating mga sako ay maaaring makapagpaklas ng mga gamit natin sa bahay? Ipapakita ko sa inyo kung paano. Ihanda ang mga gamit para sa caring-care na tahian. Ang first project natin, ang burlap sack pillowcase. Una, kukuha tayo ng tela na may print kagaya nito. Ang sukat nito ay 18.5 inches by 12 inches. Dalawang piraso. Sa isang gilid ng tela, gumawa ng dalawang maliliit na tiklo. Lagyan ito ng pin. Para hindi maghimulmol ang mga dulo, tahiin gamit ang sinulid na kasing kulay ng design ng tela. Yung ginagawa ko ngayon, ang tinatawag dito ay running stitch. Pero maaari rin kayong gumamit ng back stitch o kaya blanket stitch. Gawin din ito sa isa pang peraso ng tela. Ngayon natapos na natin tahiin yung dalawang printed na tela, kukunin na natin yung ating sako o tinatawag na burlap. Ang sukat naman nito ay 18.5 inches by 18.5 inches. Yung parte ng tela na merong print, ilalapat natin ang nakapatong nakaharap dun sa burlap natin. Yung pinagtahian natin dapat nasa gitna ng burlap. Lagyan ng pin ang buong paligid ng sako at tela. Umpisa na ang pananahi. Basta na siya. Tapos na natin tahiin. Personalized ang unan. Pinturahan ng initials o kahit anong design gamit ang textile paint. Meron na tayong burlap sack pillowcase. Mula sa sala, sunod naman nating pagagandahin ang mga halaman. Konti lang ang kakailanganing gamit. Ang susunod naman natin gagawin ay burlap plant box. Pampaganda ng halaman, pampaganda ng garden. Ang kailangan nyo lang dito, dalawang strip na ganito. Ang sukat nito ay 27 inches by 5 inches. Kailangan pagpatungin yung dalawang burlap ng pa-cross. Tahiin ng pa-square ang gitna nito kung saan nagtatagpo ang dalawang sako. Ito ang magiging base ng ating plant box. Tapos na natin siyang tahiin. Ang susunod naman natin gagawin ay tahiin yung mga gilid nito para maging boxo siya. Tahiin ang apat na kanto nito. Pag natapos na yung box natin, tutupiin naman natin yung tuktok at tatahiin. Pagkatapos nun, maaari na nating baliktarin yung ating plant box. Tapos, kukuha tayo ng ribbon o anumang tali, ikakabit sa magkabilang gilid para maging handle o sabitan nito. For added design, magbuhol ng ribbon sa gitna ng plant box gamit ang lace na ginamit kanina. Ang dami nito depende kung ilan halaman ang inyong isasabit. Matapos ang burlap, ibibida naman sa ating sako project ang katsa.
Ngayon naman, nagagawa tayo ng personalized tote bag gamit ang katsa. Kagaya nito. Bukod sa katsa, kailangan din ng mga gamit pantahi. Kukuha tayo ng isang sako. Tapos, ito na yung gagamitin natin. Pwede nating putulan lamang according dun sa gusto nating haba o laki ng ating tote bag. Ang iba pang bahagi ng sako ang magsisilbing base ng bag. Pagkatapos kupitin, baliktarin ang tela. Yung taas na parte, maaari na natin itong tupian ng dalawa at lagyan ng pin. Dito tayo mag-uumpisang manahi. Tahiin ang dalawang gilid ng base para mawala ang patusok na dulo nito. So ibubuka natin ito at magpo-form tayo sa ilalim ng triangle. Gupitin ang sobrang tela. At pag binaliktad, ang susunod naman natin gagawin, pwede natin siyang lagyan ng handle at lagyan ng personalized prints. Pintahan ang favorite niyong coat. So para mas mukhang may shadow yung ating lettering, pwede tayong gumamit ng ibang kulay. Last step ang pagtatahi ng handle dito. Tiyaking makapal ang pagkakatahi para masigurong matibay ang bag. Ito na siya. Tapos na ang ating personalized tote bag. Gamit ang katsa. Alam nyo ba na pwede rin tayong gumawa ng tote bag gamit ang burlap? Kagaya nito. Ang mga sako na patapon may itinatagong ganda. Kaya huwag matakot mag-eksperimento at siguradong makabubuo kayo ng mga bagong proyekto.